nagahihintay niya ng COC si dating Vice President Lenny Robredo sa pagkalkate ng Naga City Camarines. Ayan, gawin nating... gawin nating... Anong ano niya noon? Gawin nating ano, rosas. Gawing rosas ang kulay ng naga. Tutain na. Oh, may magagawa ka diyan, Lenny. Tama 'yan. Oh, diyan ka na lang sa naga, wag ka na magtakbo-takbo sa Pilipinas, ha? Oh, diyan ka na lang tapusin mo yung tatlong termino, ha? No, gawing rosas ang... gawing rosas ang bukas. Bago nito dumalaw siya sa punto ng yumaong asawang si... O, tangin na, necropolitics? Dinalo mo pa yung asawa mo, hindi, wala naman tatalo sa iyo dyan. O, tsa ilang ba, dilawan sa Bicol, ang dami-dami. Ano naman to si, ano, si Lenny, eh, kahapon mo sana binisita yan. Si dating Naga Mayor at DILG Secretary Jesse Robredo. Wala rin balak tumakbo si Robredo sa 2028 presidential election. Magiging unfair para sa city kung gagamitin ko lang yung pag-mayor bilang, ano ba yun, parang bilang jump off point. Piliin ko hindi ako magiging effective mayor pag ang inusip ko kaagad yung 2028. Kasi baka lahat PR na lang yung gawin. Kung if ever na magkaroon ulit ng opportunity in the future, kailangan nakabase yun sa performance ko as mayor. Hindi dahil pinagplanuhan ko. Ay, alam mo, pero in fairness ha, Lenny Robredo, mahusay yung ginawa mo. Bakit? Mahusay yung ginawa mo, Lenny Robredo, kasi kailangan talaga meron kang experience sa executive. And ang pagiging mayor ay parang trabaho yan ng pagiging presidente. So tama yan, na yan ang gawin mong experience, tapusin mo yung tatlong termino mo. Oo, tapos mag-retire ka na, ganun. Oy, Marjorie Manyago, konting liwanag lang, Boss Dodd, mabuti pa. Mabuti ka pa, may paliwanag kang dala. Yung iba rito, demanding, wala namang mga visa. O, diba? Dapat tama yan na ginagawa mo, Lenny Robredo, mag-practice ka sa naga. Tapos, tatlong term yun. So that's 3, 6, 9 years after nun, mag-rest ka na. Oh, huwag ka na mag-presidente ng Pilipinas pagtapos mo mag-practice. Sasabak na rin sa politika ang pangalawang anak ni dating senador at world boxing champion Manny Pacquiao. Oh, tangina niyan. Anong gagawin nitong gunggong na to dyan? Magra-rap? Putang ina, nag-try mag-boxing ang mga tulongis na to, hindi sumikat. Taina, ito yung mga taong nag-aral naman pero walang magawa sa buhay, no? Eh, sabi nila, ayokong maging empleyado. Putya, nag-boxing ako, hindi naman ako marunong. Nag-rap ako, hindi naman bagay sa mukha ko. Taina, saka kasi makakita ng rapper na mukhang kargador? Tapos sabi niya, ano lang gagawin ko? Putangin na niya, magpolitiko na lang ako. Oo, magpolitiko na lang ako para may magawa ako sa buhay ko. Ang ina niyo, bakit hindi kaya kayo, ano? Bakit hindi kaya kayo lumayas na lang sa Pilipinas? Ang yaman-yaman niyo na. Makapintas ka naman, eh bakit? Anong paki mo? Ha? Shota mo ba to si Michael Pacquiao? Gago, kahit sumipsip ka dyan, di ka kilala niyan. Joyce Adventure, salamat kaayo. Oo, salamat kaayo, ha, kay Joyce Adventure. Yung Jensen ba, ha? Ito sa mga taga Jensen, maunlad ba Jensen? Di question lang, ha, maunlad ba ang Jensen? Oo, ha, pakiano nga kung maunlad ang Jensen. Ang yaman na, di na lang magnegosyo ito. Oo nga, eh, magnegosyo na lang kayo. Magtayo kayo ng gasolinahan, tapos punuin nyo ng milk tea.
So hindi pa din maunlad ang Jensen. Ang tagal-tagal ng senador ng tatay nito, nag-congressman pa. Anong dadagdagan pa ng isang Pacquiao? Diyos ko, si Bobby Itlog, ano din yata eh. Congressman din ba si Bobby Itlog sa probinsya nila, si Jensen? Kilala niya si Bobby Itlog, yung kapatid ni Pacquiao na hindi rin marunong mag-boxing, puros magaling lang mang itlog. Lahat ng yung kalaban niya, sinusuntok lang niya sa betlog. Kaya tawag namin doon si Bobby Itlog eh. Oo, iniito. Bobby Loblow, di ba? Di ba, Diego Latigo? Kaya tawag namin doon Bobby Itlog. Lahat ng kalaban niya, iniitlogan niya. Ah, mayor ang asawa noon. Pa'y naisipin mo yan? Si Bobby Itlog, nagkakaasawa pang mayor. Puta, yumaman ng mga to, no? Ay, nako, Diyos mio, ewan ko. Na si Michael Stephen Pacquiao. Nag-ayon na si OC bilang Consulan General Santos City si Michael kasama ang ama at ilang si Jinky. Ayun to si Manny Pacquiao, nakapansundalo pa puta. Akala mo lumaban sa gera eh. May mga hablig din, you know? Sa Makati City, nag-ayon ng COC sa pagka-mayor si Congressman Luis Campos, mister ni Mayor Abby Binay. Makakalaban niya ang hipag na si Senator Nancy Binay. Ang ganda sana, no? Kung ang naglaban sa Makati, si Abby Binay tsaka si Nancy Binay, no? Putang ina, kahit summer, makulimlim. Antindi sana nun, no? Ni Campos sa pagka-vice mayor si Congressman Kim Peña. Para sa GMA Integrated News. Ayun, yung mga tumakbo, matindi. Ano mo, dapat talaga, lahat tayo, tumakbo na lang. Ang swerte rin nitong mga anak ng mayayaman. O, tinginin pa natin tong ano na to. O, si Pia Cayetano, Jimmy Bondoc, nag-submit. O, pasok. Sabi ni Milky Way, ayoko talaga sa mga tulfo. Hinihintay kong bumanat sila sa bulok na serbisyo ng mga kumpanya ni MVP. Walay. Eh, boss nila yun eh. Ikaw ba, saan ka nagtatrabaho? Sampalin mo yung boss mo kung kaya mo. Diba? Subukan mo. Sampalin yung boss mo. Okay lang siyo. Eh kung yung nagpapasweldo sa kanila eh. Hindi nila talaga aawain yun. Si MVP, boss nila yun eh. That's normal. Diba? That's normal, mga boss. Nagagana ang lista ng mga gustong kumandidato para sa 2025 midterm elections. At live mula sa Manila Hotel, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, sino-sino ang mga nag-file ngayong araw ng Linggo? Andre, magandang hapon. Kabilang sa mga naghain ng COC ngayong araw ay isang singer, dating broadcaster, dating Comelec commissioner at ilang re-electionist. Sakay ng bisikleta, binagtas ni Senator Pia Cayetano kasama ng kanyang mga taga-suporta ang Rojas Boulevard papuntang Manila Hotel. Ang ina-epal. Napaka-epal ang putang ina. Tayna. Okay na sana si Pia eh. Puta, nuknukan din pala ng epal to. Anak ng tinapay, nagbisikleta hanggang magdun sa filing ng COC. Puta, naglakad ka sana. Nagbisikleta ka pa. Walang hiya naman talaga. Okay ni. Kamitin niya kanyang kandidatura sa pagkasenador sa ika-anim na araw ng COC filing. Kasama ni Cayetano, kanyang kapatid na si Senator Alan at asawang si incumbent na oh, puta na nagbike din ba yung dalwa? Kung hindi nagbike yung dalwa, puta sumakay ka sana na lang sa kanila. Ay, nako, kanya-kanyang ano eh. Kanya-kanyang pautot eh.
Ang lalakas nyo na nga, eh, pumapautot pa kayo. Mayor, lagi kayo tanong. Bago yan, buwena man namang nagpala ng COC sa pagkasenador. Ito ang dapat manalo. Ito, itataya ko talaga pati... Pati yung mga puti kong balbas. Kala nyo, ano ha? Pati itong puti kong balbas, itataya ko dyan kay Jimmy Bondok po. Tsaka kailangan manalo yan. Pag hindi nanalo to si Jimmy Bondok, natalo siya. Ang singer at abogado na si Jimmy Bondok. Kasama niya si Senator Robin Padilla at Teresa Sibirian Velez. Tatakbo si Bondok sa ilalim ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naisip kong gamitin ang boses na ito upang i-institutionalize ang anti-corruption. Gumawa po ng isang mabisa na batas na tuluyan ng wakasan ang korupsyon sa Pilipinas. Napakaganda. Kala ko sasabihin niya, somebody told me you were leaving. I didn't know. Somebody, kala ko mga gumaganon eh. Wala pala, walang hiya. Sige, diretso mo, Erwin Tulpo. Tinali ng kandidatura ang dating broadcaster at ngayon at CIS representative na si Erwin Tulfo. Kasama siya sa Senate slate ng Administrasyong Marcos. Nauna na nagpala ng kanyang COC ang kapatid ni Erwin na si Ben Tulfo na tatakbo bilang independent candidate. Kung sakaling manalo, magkakaroon ng tatlong Tulfo sa Senado kasama si Senator Raffy. Nangako si Erwin na bababa siya sa pwesto kung wala siyang nagawa sa loob ng tatlong taon. If I will not perform in the Tulul! Tutangin na mo, lukohin mo kung lelang mo. Wala kang nga nagawa sa Kongreso eh. Di ka pa bumababa eh. Ngayon na, 6 na taon, tapos 3 taon, bababa. Nek-nek mo, mambubudol talaga kayong mga administrasyon. Okay, Ma'am Shilakyu, buhay ka pa pala. Hello, Ma'am Shilakyu, how are you? Good morning. Gunggung. Tanginan yan, mga mambubudol kayo. Yung presidente nyo, pinangako yung bigas. Hanggang ngayon, wala pa rin. Tinimbang nyo na ni Romualdez yung mga itlog. Tayo na, hanggang ngayon, wala pa rin. Mayroon pa siyang pangako na po, tayo na. Kapag hindi siya, wala siyang ginawa sa loob ng 3 taon, ay na, sa Kongreso ka, wala ang ginawa eh. Ayun to, manluloko. Di ka pa nagsisinador, manluloko ka na. Pag wala akong nagawa sa loob ng 3 taon, magre-resign ako. Nek-nek mo, huwag kang tumakbo. From 2025, maawa ng Diyos pala rin hanggang 2028, wala po tayo nagawa, then I'll step down. Hindi ka po aantayin hanggang another 6 years. Ulul! Wala kang lang isang salita eh. Duterte ka eh. Tangina. Marcos ka na ngayon eh. Style mo, bulok. Tangina, mayroon bang ganun? Pag wala nagawa ng 3 taon, magre-resign. Nek-nek mo. Tangina. Nasan sa batas yun? Wala naman. Oy, Nina, salamat ka ayo. Nina, ha, thank you very much. Puta yun, si Rapi Tulpo, nila mo na ng sistema, no? Lumabas yung pagkagunggong nito, no? Nasa listahan na rin ng senatorial aspirants ang tribal leader na si Junbert Gugayuman, maging ang dating vice presidential candidate Wilson Ahmad, Sixto Lagare at Ernesto Arellano. Bagaman maulan, hindi na pinagtagasuporta ng ilang partylist groups na nagtipon sa tapat ng Manila Hotel. Sa kanyang wheelchair, dumating si dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon na si Guanzon. Putay na si Guanzon. Alam nyo ba kung naka ano yan? Kung ba't naka wheelchair yan? Kaya naka wheelchair to si Guanzon. Ang tinatakbuhan niya P3WD party list. Yun ang tinatakbuhan niya. Ang problema, putya, naglalakad siya pamunta dyan.
Naglalakad tas nung nasa stage na naka-wheelchair na. Pero one of these days, i-interviewin namin to si Guanzon. Siyempre nga naman, ang pangit naman, pinopromote mo PWD. Tapos hindi ka magpi-PWD, di ba? Siyempre PWD, yung anak ko, PWD yun. Oo, oh, yung anak ko, PWD yun. Yung bunso namin, kapatid, PWD din yun. Oh, so gusto kong magkaroon ng party list talaga mga PWD na magbibigay tawag din eh, ng mga magagandang panukalang batas na paborable sa mga may mga kapansanan. Okay ako dyan. May ilig ng sakit sa paa. Siya ang first nominee ng komunidad ng pamilya, pasyente at persons with disabilities o P3PWD. We want to push for... Nakatayo na siya. Ano yung nakaupo sa wheelchair? For 5% share of persons with disability in the total budget of all local government units and national agencies including government-owned and controlled corporations similar to the Gender and Development Fund. Say, alam nyo, in fairness, magaling to si Guanzon. Kasi abogado to. Tsaka dating Comelec chairman yan. One of the chairman yata eh, di ba? So credential wise okay to. Oh, pero tingnan natin. Second nominee. Pero wala na eh. May party list na tayo eh. Oh, may party list na tayo yung kanila Doc Lorraine at saka yung PPP. Oh, yun ang pagpipilian natin eh. Inaman ang Epanaw Sambayanan Park. Ayan yung Epanaw. Oh, kita nyo naman, di ba? Si Doc Lorraine yan at saka si Attorney ayan, sino ba yan? Si Attorney, nakalimutan ko na yung pangalan eh. Oo, pero panalunin nyo to ha, para makaupo si Doc Lorraine. Si dating NTFL CAC spokesperson, Lorraine Badoy. Kilalang red tagger noon. Ang ina, gago, no? Kilalang red tagger noon. Ulul, to TV5. Tanginan nyo. Oo, buta mga komunista na kayo, mga hayop kayo. Na-convict ba siya na red tagger? Oh, taragis kayo. Dahil Doc Lorraine Badoy at sa tulong ni Pastor Apollo Kibuloy naubos ang mga komunista kaya itong tag-TV5. Gigil na gigil kay Doc Lorraine Badoy. Community si Badoy. There is no disconnect. In fact, you cannot fight for the rights of the indigenous peoples without unmasking the CPP, NPA, NDF. Ito naman si Finkan. Boss Dada, tatlo po yata ang buwede iboto na pa. Isa lang ang ibuboto party list. Pucharagis yan. Isa lang ibuboto party list na hindi tatlo. Isa lang. Pag nag-top 1 ka, ikaw yung number 1, parang act CIS. Tatlo yung nakaupo sa kanila. First, second, and third seat. Pag top 1 ka. Oh, pero pag top 5, dala-dalawa lang. You cannot fight for our country without fighting against the CPP, NPA, NDF. Balak din bumalik sa Kongreso ng Teachers Party List na layong itaas sa 50,000 pesos ang starting salary ng mga guro. May pasaling naman ang first nominee ng party list na si Antonio Tino kay Badoy. Nga ang outrageous nangyari na sa party system, isang pinaka konkretong example na kumakatawan si Lorraine Badoy para sa indigenous people. Naghaila rin ang kandidatura ang Pinoy Workers Party List, Abante Pangasinan Ilocano at Union ng Magabay ng Bayan. Kasama rin sa listahan ang Edu Aksyon at SSSGSIS Pensionado Party List. Ay na, gamitan, no? Pati SSS. Pati mga pensyonado. Ay na, matapataas nyo ba yung pensyon ng mga tao?